Okay? Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating video presentation, sa ating video classes. So once again, my name is Ferdinand Paulo. I am your Aquaculture In Situ Trainer, Instructor. And this topic na i-discuss ko sa inyo ngayon, this is part of UC or Unit of Competency Number 2, which is Prepare and Maintain Aquaculture Facilities. So, paano ba tayo mag-prepare? Paano ba natin i-identify yung ating area na doon magsasagawa tayo ng aquaculture operation? So, in this topic, suitable pond site. No? In this topic, we will discuss what are the characteristics in selecting pond site. Ano ba yung mga katangian na dapat meron doon sa ating area na pipiliin para nang sa ganun is magtagumpay tayo or mag-succeed tayo doon sa ating aquaculture operation, no? So there are factors in selecting pond site. First is water supply. So napakahalaga. That is very basic and important yung water supply. Without water supply, you cannot operate in aquaculture, no? Kasi yan ang pinaka medium of environment or medium of environment ng ating mga isda. Ibig sabihin, kung walang tubig, hindi mabubuhay yung ating mga isda. So merong sources tayo of water. So ano ba yung sources natin of water? So it can be from rain, rainwater, rivers, lake, deep well or yung ating balon, and it can be sa dagat or sa ocean. So for example, yung ating shrimp, yung ating shrimp makikita natin yan usually sa tabing dagat kasi malapit lang sa tubig dagat, at the same time meron ding deep well sa ibang mga shrimp farm para makabuo sila ng tinatawag natin na brackish water. So yun yung topic natin last time sa ating video, yung ating brackish water, combination of fresh and salt or marine water. So ang ating fish pond, makikita siya doon sa pinakamalapit na mayroong tubig dagat at mayroon ding deep well. For example naman, yung ating fish cages. Usually yung ating fish cages ang kinukulture dyan, kung sa lake, di ba? May tilapia. Nasa lake na mga tilapia. So yung ating fish cages, nasa gitna siya nakasituate or naka-build doon sa ating pinaka-lake. So malapit siya doon sa ating water source. Pwede rin sa dagat, di ba? Like for example, diyan sa area, sa Glan area, di ba? Makikita natin maraming fish cages, no, na nakalagay or naka-frame or naka-build dyan sa ating mga dagat. So malapit lang sa water sources. Yan ang isa sa pinaka-importante, ha, yung water source. Second, yung water quality. Sabi dyan, it should be investigated by taking a number of water samples. So meron tayong tinatawag na physical properties of the water. Ano ba yung physical properties? Yung diniscuss natin nung nakaraan, yung mga temperature, color, yung amoy, yung turbidity of the water, transparency, yung mga suspended solids, no? Those are physical properties. Ibig sabihin, na-observe natin sila. Kung meron yan sa ating area na potential na aquaculture area natin, kapag ang water quality is maganda, yung kanyang physical properties, automatic yan, yan ang gagawin nating aquaculture area or fish pond. So yan, yung, di ba, meron tayong tinatawag na turbidity. Yung low turbidity dyan, yung tinatawag natin na transparency. Kapag high turbidity, yan na yung turbid or lubog na yung kanyang tubig. So these are examples of water color. So, merong dahilan kung bakit nagbabago ang color ng water. So, it can be sa natural food, yung nabanggit ko nung nakaraan nating topic sa video.
mayroong mga brown algae, brown plankton, diba? Yung mga zooplankton, phytoplankton, mga natural foods, it will affect, it will contribute sa changes of water color sa ating tubig, no? And kung sa dagat naman, yung reflection ng sky, ng clouds natin, so it will also affect the water color of our water. No, meron tayong chemical properties, di ba? Yung kanina physical properties, ito yung chemical properties naman. Like for example, yung pH. pH is acidity and alkalinity of the water. So dapat i-maintain natin, nabanggit ko noon, na neutral or alkaline or basic yung ating pH level. Yung dissolved oxygen, di ba, parameter yan na dapat nating palaging chine-check kung meron pa bang DO or dissolved oxygen yung ating tubig or kung wala na. So dapat from time to time, chine-check natin yan kapag nagkukulture na tayo, di ba? Pero kapag ang water is present pa doon sa ating potential site, no, meron na siyang dissolved oxygen, is pwede na natin yan siyang i-consider to have our pansay. At saka meron pang nabanggit dyan, di ba? And to, meron namang biological properties. Tandaan natin yung tatlong properties ng water quality, ha? Physical, chemical, and biological properties. So itong sa biological, yung quality and density of plankton, yung nabanggit ko na yung kung marami bang present of plankton dyan, no? Kasi kapag bago pa yung site, ang makikita mo is green na tubig. So that is an indication na maraming organism, mga natural food na pwedeng gawin natin o ipakain natin sa ating mga isda later on. So ibig sabihin, isa yan sa potential na pond site natin. Kapag yung density niya is marami, yung quality niya is, kumbaga, marami ding mga isda na andyan, so pwede natin siyang i-consider in selecting pond site. Okay? So, ito yung mga example. Next is factors in selecting pond site, yung climate naman. Mahalaga na malaman natin yung climate. Yung information on the pattern of precipitation, pag sinabing precipitation, ulan, no? Maximum in any 24 hours and incidence of high wind, heavy storm should be considered. Ibig sabihin, yan. So, yung area mo ba yan is malalakas ang hangin? Dapat alam natin yung history ng area. For example, is yung area ba yan is binabagyo ba yan? Malalakas ba ang ulan dyan? So, kapag dyan ang yung area, so anong gagawin mo? So, we need to have remedies kung meron, kung yung area na pinili natin is malalakas ang hangin, yung pabago-bago yung klima o yung kanyang climate, so dapat yan din ay consider natin. Now, the incidence and amount of damage caused by storms or earthquakes in the project area should be also be noted. So, meron na bang mga history na yung mga bahay dyan na malapit is nadadamage because of bagyo, because of malalakas na storm? So we need also to consider that, no? So kung ang area mo is merong history ng ganyan, or every year merong bagyo, so meron na tayong doubts sa ating isipan, lilipat na lang ako, maghahanap na lang ako ng ibang area, no? Kasi napaka-importante yung climate o yung weather pattern dyan sa area na pinili mo. Yon, sa soil, yung quality of soil, ano ba yung dapat na soil natin? No? Meron tayong tinatawag na sandy soil, loamy soil, or clay soil. So, ang pinaka-suitable para sa atin is yung tinatawag na sandy clay loam. No? Combination of three. Pwede rin clay loam. Combination of loamy soil and clay soil. So, dapat ganyan ang soil quality ng ating lupa dyan sa area natin para mas makahold siya. Kumbaga, yung tubig is hindi madaling na absorb ng lupa. Hindi siya madaling nadidrain, no?
Kasi kapag madaling nadidrain yung ating lupa, so yung tubig, nadidrain yung ating water rather, no? So mas madaling bababa yung level ng tubig at hindi yun makaganda para sa, hindi yun makakaganda para sa ating mga isda, no? Kasi mayroong range of water level or water depth na minimaintain natin. Nabanggit ko dati is 1 meter, di ba? Yung ating water depth. Kapag bababa yan, because yung ating soil is hindi siya in good quality,